So, syempre, may mga friends ka na build na friendship na along the way, di ba? Mm. Anong pakiramdam nila? Kunyari, kaibigan mo yung chinichismis nyo. Awkward! Sabi ko nga, bakit kaya magagalit sa iyo yung ibang tao na binalita mo na ganito? Pero pag narinig nila sa, halimbawa sa TV Patrol o kaya sa 24 Horas, di ba? Di naman sila nagagalit. Na-demanda kayo. And alam ko, it cost you anxiety and sleepless nights. Doon po sa case, wala akong nasabi. Wala akong kahit isang sentence. Wala ako doon. Tapos, nasama ako. Was there ever a time na ang family mo talaga, hindi ba kayo closely knitted? Lumaki kasi ako, Miss Ikes, na nag-a-abroad si Daddy. So, parang ang daming lost tears. Si Mami, masakit na yung tuhod. Tapos si Daddy, parang wala na yung isang eye niya because of diabetes. Sayang, no? Parang ngayon na pwede kayong mamasyal, pero may times na hindi na nila kayang mamasyal. Doon ako nalungkot. Para kang ngayon naghahabol. Welcome back to my YouTube channel. Sobrang na-happy ako and good vibes kasi kumpleto ko na yung mga showbiz correspondent ni Mother Oji. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko talaga isa-isahin sila and save the best for last. Ladies and gentlemen, Mama Loy. Wow! Nakaka-punch naman yung save the best for last. Yes! Sinabi ko talaga sa team ko yan, direct chat, si Miss Marie. Sinabi ko yun sa GC namin. Ihuli natin si Mama Loy. Ayokong kasabay na yung iba. Ha? Oo, di ba? Sinabi ko sa inyo yun. Thank you, Miss Ikes, for having me. Yeah, thank you. Yes, thank you, Mama Loy. Kamusta ka na, Mama Loy? Mabuti po. Mm. Happy naman ang buhay. Kailangan lang hindi isipin yung stress, di ba? Kahit na may mga problemang dadating, kailangan lang positive attitude lang lagi. Tama. So, Mama Loy, curious lang kami. Siyempre, lagi ka namin napapanood sa showbiz update na masaya at nagbabalita sa atin ng mga kachismisan. Mm. Pwede mo kaming kwentuhan? Paano ka ba nag-start bago ka pumasok sa show business? Naku, actually, ang dami kong pinagdaanan, Miss Ikes. Ako kasi yung tao na naniniwala ako dun sa for every dream realized, another one must take its place. So, nag-graduate ako, dati talaga before college, ang gusto ko talaga mag-masscom kasi gusto ko talaga mag-work sa TV. Tapos sabi ng mami ko, mag-ano na lang ako, practical course. Dahil nga, pareho silang accounting graduate pero hindi sila naging CPA. Mami ko po teacher, tapos nag-second course siya ng accounting. Nangyari, yung daddy ko, dahil nag-asawa sila, hindi nakapag-CPA daddy ko. Si mami din, nung nagbabak siya naman daddy ko dahil nag-abroad, na nag-review na siya for CPA, natigil din. So parang ako, parang ay okay, ito pa rin ang pangarap ng mga magulang. Gusto ko din maging CPA na. Kaso talagang hindi siguro maipipilit pag ayaw ng tadhana din at ikaw rin mismo hindi ka na super happy. Yes. So nag-commerce po ako pero nag-business administration ako. Hindi po ako nagtuloy ng accounting kahit na pasado ko sa accounting. I remember yung araw na yun, dapat 7 a.m. ako magpapasa ng confirmation ko kung ano yung major ko. So napasa ko siya 4 p.m. dahil nga inisip ko siya buong maghapon. Kasi parang sabi ko, ito na yung magiging ano ng buhay mo eh. So after po noon, pagka-graduate ko ng college, sabi ko, ayoko magbangko, pero napasok ako sa bangko. Ah, talaga? Oo. So nag-ano so, banker, ka? Opo. 8-to-5 job? So, oo, nag-8-to-5 job po ako. So yung first job ko after graduation, sinamahan ko lang yung classmate ko kasi nga sabi niya gano'n, mag-exam ka na din, nag-apply ako eh, ganyan-ganyan. Ending, ako yung natanggap siya yung hindi. So nag-stay po ako sa bangko ng 3 years. Tapos during that time, papasok yung Y2K, yung year 2000. So siyempre, kailangan ng mga programmers. Uh-oh. So, aral naman ako ngayon ng programming, web design. So, naging web designer po ako. Talaga? Tapos, naging web programmer ako. Tapos, after naman nun, college pa lang kasi nagko-comedy bar na kami ng mga friends ko. Ako yung pinakabata. Nag-aaral pa ako, lahat sila nag-work na. Eh, since kumakanta ako, gusto nila pag pumunta ng comedy bar, kasama ako. Kasi nga, parang ako yung representative ng table. So, dun, kanta-kanta. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mategi na hindi ko natatry itong mag-comedy bar. So, nung nag-work na po ako as a programmer, napasok ako sa isang comedy bar doon sa Pasig, yung comedy.com. Dahil nakita nung best friend ko na sumalangit na wa, na sabi niya,
Uy, may comedy bar bagong bukas dun sa amin. Ah, talaga? Sige, audition tayo. Tapos nakapasa po ako. Mm-hmm. Tapos 1 week pa lang ako dun, sabi nung may-ari, ah, Loy, mamayang gabi, set mo ha. Mm-hmm. Partner mo si Ojo Diaz. Sabi ko, ha? Bakit? Ooh. Parang isang linggo pa lang ako, tapos biglang Ojo Diaz na yung partner ko. Uh-huh. Kasi nga may ka-partner siya nun na isa pang reporter. Eh, sabi nung may-ari, malaki yung budget nila magkasama eh, kaya pinaghiwalay. So apparently, ang kwento nung may-ari, parang lahat na ng mga comedians na partner na kinanay, wala siyang napili. So ako na lang yun natitira kasi nga kakapasok ko pa lang. Tapos yun po, after that night, the rest is history. 24 years na po kami magkasama. Grabe, no? During that time, Miss Ikes, dahil nga nag-host po ako, napasok ako sa event. So naging wedding planner and event organizer po ako. Tapos, nung nag-events naman ako dahil nga weddings, nausa yung nagsa-style-style na sa prenup. Eh diba, mahilig ako manood ng mga Project Runway, Rachel Zoe Project, mga ganyan. Sabi kong ganun, ay, mag-aral nga ako ng fashion. Kasi lagi kong iniisip na kahit yung sa programming, nag-study po ako, nag-school. Lagi ko kasing inisip na kailangan armahan mo yung sarili mo ng education para hindi mababa yung tingin sa'yo. Ng totoo yan. Nag-aral din ako ng makeup. At you know, I've noticed, Mama Loya, pagka meron ka nagustuhan and you put your heart into it, nag-i-excel ka. Kasi pinaghuhusayan mo eh, no? Opo. Pero hindi naman siya technically pinagsasabay-sabay mo. Pero parang nagkakaroon ng nagkakasync na si-synchronize siya. Mm-hmm. Kasi nung nasa wedding po ako, nag-aral ako ng makeup kasi gusto ko malaman kung ano yung technically magandang makeup, di ba? Dahil nga yung mga brides mo, di ba? Yes. Nakikita mo. Eh, dahil nga nagkaroon ng makeup, nalaman ng ibang naming clients na nagme-makeup ako. Lalo na pag out of town, nagpapamakeup na rin sila. Oh. Tapos napasok ako sa commercials. Nagme-makeup din ako sa commercial. Tapos parang yun yung first dig ko sa showbiz. Kasi nung nag-aral pa ako mag-makeup, tapos may mga nakakatrabaho ka na minsan na artista, nakikita mo na sila. But apart from nanay, syempre kasi kinay OG, lagi naman po niya ako sinasama pag may mga gigs out of town. Yeah. So, nung nag-style na po ako, magazines lang una yung ginagawa ko. Nakakatawa nga kasi parang bagusto mo maging mas holistic yung approach mo dun sa craft na ginagawa mo. Yeah. So, nag-fashion styling ako, nag-fashion design, nag-fashion photography. Lahat na yun, inaral ko na rin. Parang pinasok mo. Oo. Pero actually, hindi naman para gawing career. Parang gusto ko lang pong armahan yung sarili ko ng knowledge about dun sa ginagawa. Tapos, nung nag-style na po ako, first kong naging client na celebrity, si Miss Christine Reyes. For what? Yes. Trophy wife. Yan. Okay. Tapos, parang nagkaroon ng revamp na buong production na palitan. So, hindi ko na natapos yung movie. Pero, doon na po yung nagsimula dahil nakilala ko yung PD, si Erickson Navarro, si Amang. So, siya na po yung nag-ano sa akin na mag-costume design sa mga movies na ginagawa niya. Nag-interior designer ka din, di ba? Late na po yun. Kay Mami Soul, di ba? Yes. Yung bahay. Bahay niya. Nangyari naman po yun. O nga, no? Yun pala yung ginawa ko na walang formal schooling kasi pandemic po nun. Pero, ang ganda. Thank kasi you po. Kasi nakita ko siya, tinapos ko siya from start to finish. Thank you po. Ang ganda. Considering na yun ang first mo? Hindi, yung bahay ko po namin yung first ko. Oo, di ba yung fuchsia-fuchsia pink pa yung bahay mo? Yung kwarto ko pink, di ba? Feeling Disney princess. Yes. So yun yung project mo una as interior. Yes po. Pang-apat ko po yata yung ay, yung room pa muna nila. Room ni Mira tsaka ni Mami Soul tsaka yung room ni Gadi sa bahay nila ngayon. Yes. Yun po yung second, third after nung ginawa ko. Parang nirelease ko nga Miss Aiko sa buhay. Ang nangyari, parang lahat talaga pinrepare pa para mapunta ka kung saan ka nandun ngayon. Mm-hmm. Gaya po nung sinabi ko nung nag-aral ako ng styling ng fashion, medyo nag-take ng backseat yung events ko. Kasi nga na-focus ako sa showbiz. So, nag-style na po ako, nag-costume design ako sa mga pelikula. So, hindi ko na medyo natutukan yung pag-events. Mm-hmm. Pero sabi ko nga, no, kung hindi ako napasok as stylist and costume designer, hindi ko nakawork yung mga artista, yung mga director. Parang hindi po siguro ako ganito ka-confident na magbalita about mga artista. Mm-hmm. Eh, ang halos, siguro mga 80% siguro nakatrabaho ko na. Siyempre, sabi mo, 80% ng mga artista katrabaho mo na and at home ka sa kanila. Eh, siyempre, ang trabaho mo is nag-chichika ng showbiz intriga. So, siyempre, may mga friends ka na build na friendship na along the way, di ba? Mm-hmm. Anong pakiramdam nila? Kunyari, kaibigan mo yung chichismis niyo. Awkward. Oo. Was there ever a time na kinonfront ka ng kaibigan mo? Naman yung ganyan? Hindi naman po. Oh. Pero minsan pa pag halimbawa may mga hot issues tapos biglang makikita mo halimbawa sa wake or sa ano. Siyempre, awkward. Medyo awkward pero lagi ko lang iniisip is trabaho. Oh. Parang hindi man kami yung nagbalita noon. Meron at merong magbabalita. So ako, unahan nyo na. Ang treatment ko. Di ba? So parang I treat it as a job na parang sabi ko nga, bakit kaya magagalit sa iyo yung ibang tao na binalita mo na ganito. Pero pag narinig nila sa, halimbawa sa
TV Patrol o kaya sa 24 Horas, di ba? Hindi naman sila nagagalit. But so, was there ever a time may nag-confront sa'yo na artistang chinismis nyo or minalita nyo? Wala pa naman. Parang wala pa naman. Okay. Oh, siyempre, Mama Loy, alam naman ng buong Pilipinas at nanonood sa atin na nadimanda kayo. And alam ko, it cost you anxiety and sleepless nights. And yes. So, ano yung sa tingin mong naging weapon mo para panindigan na trabaho lang naman to at walang personalan naman talaga? Well, syempre, nung nalaman mo na information na gano'n, ang una mong tanong, bakit? Ano meron, di ba? Kasi syempre, ikaw-question mo rin na may mali po kayang may nagawa, ka may nasabi na mali, ganyan. Ang nakakaloka doon po sa case, wala akong nasabi. Wala akong kahit isang sentence. Di ba, nakalagay doon kung ano yung mga nire-reklamo. Wala ako doon. Tapos, nasama ako. So parang doble yung ano mo na alam mo yung alam mo na yung what if wala, ano wala kaya akong, parang wala pala akong sinabi pero ba't ako kasama pero ang naging cause ng anxiety ko doon more than for myself was syempre dahil kilala siya di ba ang naisip ko agad hala paano pag nakita to nila mami saka ni daddy parang, you're very close to your parents di ba super and balita ko nga Mama Loy so sobrang love na love mo ang parents mo gusto mo daw silang i-out of town i-out of the country yes, kahit to yung dad mo naka-wheelchair? Opo. Bakit ganun ka-close? Was there ever a time na ang family mo talaga hindi ba kayo closely knitted? Lumaki kasi ako, Miss Ikes, na nag-a-abroad si Daddy. OFW siya. So, nagsa-Saudi siya. Tumigil lang siya nung college na ako. So, parang ang daming lost years. Parang ang dami mo na-miss. At saka din po siguro, nakita ko rin kasi kung paano inalagaan ni Mami tsaka ni Daddy yung mga grandparents ko. Kaya parang siguro na-instill sa akin na, ganito mag-alaga ng magulang. Actually, nung dati po kasi nakahiwalay na din ako sa house namin nung nagsosolo na po ako, ang naging tradisyon namin, tuwing Christmas, naka-hotel kami. So, parang nga dahil nga hindi laging nagkikita. Hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy pa rin namin yun na nag-hotel kami. So, saan mo na sila, Mama Loy, nadala? Dito po sa Philippines, medyo madami na. Pero abroad, sa ano pa lang po, Australia. Kasi bumisita po kami. Nandun po kasi yung brother ko. Sabi ko, pangarap ko na sana madala ko sila lahat. So, pati yung tita ko, yun, lahat na nasama ko namin. So, saan mo pa sila pangarap? Dalhin next time. Ang yun ngayon nakakalungkot, Miss Ikes, kasi nga syempre ngayon na may time at saka meron kang means na magpasyal. Dun sa isang vlog ko, nung nandun kami sa Highland Valley Resort, hindi nakasama for dinner si Mami tsaka si Daddy. Kasi si Mami, masakit na yung tuhod na parang nagka-ano kasi siya sa tuhod eh. Tapos si Daddy, parang wala na yung isang eye niya because of diabetes. Tapos malabo na yung isa. So pag madilim, hirap na siya maglakad. Tapos nga, nagtutungkod na siya. So parang dun ko na-realize na sayang no, parang ngayon na pwede kayong mamasyal pero may times na hindi na nila kayang mamasyal. May straight, no? Oo, parang sabi kong gano'n, parang dun ako nalungkot. Sabi kong gano'n, sabi ko, ay parang ang daming pang plans. Tapos they're aging na. Si mami ko po mag-80 na, si daddy mag-85. So parang sabi kong gano'n, parang kang ngayon naghahabol. Na parang, ala, paano pa magdi-Disneyland? Tutulak mo na silang dalawa sa wheelchair. Yeah. Kasi pati si mami ngayon mag-wheelchair na dahil hindi na kaya nung niece niya. So parang sabi ko, ang dami mong dreams, ang dami mong gustong gawin for your parents. Pero darating talaga yung point na, alam mo yun, the spirit is willing, but the flesh is weak. Right. Diba? Na sana nung mas maaga, kaya nga nabanggit ko na kung kasama niyo pa yung parents niyo, tapos gusto niyo mag-create ng mga core memories, diba, with them, gawin niyo na. Hindi naman kailangang out of the country. It's a moral story also for our viewers, no? Na Mama Loy, na hindi lang just to build memories, diba sabi nila, ako na-realize ko to Mama Loy, nung nawala yung stepdad ko. Kasi I'm very, very close to my stepdad. Nung time na nagkaroon ng COVID, yung unang bagsak, namatay siya. Doon ko na-realize talaga, Mama Loy, na alam mo, hindi kawalan kung paramdam natin sa mga taong mahal natin na mahal natin sila. Totoo. Even in those simplest moments, diba? Like you tell them how much they mean to you. Yes. No? Verbalize. Minsan may mga pamilya na hindi sanay na mag-I love you. Pero kaya alam mo pa sasabihin yun pag hindi na nila naririnig, diba? Kaya yun po, yung simpleng mga yakap, simpleng halik, simpleng I love you. Diba? It means a lot kasi dun mo napaparamdam kung gano'n mo binavalue yung tao. Right. Mama Loy, kung nanonood ang mommy at daddy mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Hi! Kasi I heard na lagi sila nanonood ng lagi, mga ano mo. Lagi po. Kay mommy tsaka kay daddy, sobra po akong happy and blessed na okay pa rin yung health nila. Kasama pa rin namin. So, yung iba mga friends kasi nasabi na, ang swerte mo, kasama mo pa rin yung mommy at daddy mo. Ako sobra talaga akong happy. And alam naman nila
yun na lagi akong natatouch at saka naiiyak pag sinasabi nila na thank you anak, thank you for making us happy, thank you for making us comfortable. Mm-mm. Kasi parang kahit paano yun na lang yung pwede natin maisukli for all the love and all the support, di ba? Kasi naniniwala ko hindi naman tayo magiging sino tayo ngayon kung hindi sa mga sa magulang na ano, di ba? Na parang may gusto ka pa rin dyan, Mama Loy. Ay! Wala! Wala! Pinag-blind item talaga. Wala! Totoo yun eh. Hindi, totoo na. It pays to be good to your parents, no? Yes po. Gratitude. Mm-mm. Alam mo yun? Pag meron ka talagang grateful heart, talagang ibibless ka ni Papa God. And I believe na gratitude starts at home. Kaya pag galimbang grateful ka na tao sa maliit o malaki na bagay, grateful ka sa mga taong nakilala mo, nakasama mo, di ba? Sobrang maginhawa yung buhay. Totoo, diba? Totoo. Oh. Ako naniniwala ako dyan. Mamuli, ito pwede mo sagutin o hindi. Ito, makikita ang katapangan mo. Ay! Kasi matapang ka sa pagbabalita ng mga chismis or chika or happening sa mga show business. Kamusta love life mo? Ay, single! Ano nangyari dun sa long time na partner? Kasi may mga iba-iba naman akong naging relationship eh. Tapos yung iba dun, live-in pa. Uh-oh. So parang early in life, Miss Ikes, parang mas naging, hindi naman matalino, pero parang mas marami kang natutunang baon na lessons from every relationship. Uh-oh. As you jump from one relationship to the other, so ngayon, alam mo na yung mga gusto mong iwasan, alam mo na yung mga ano. Siguro, in a nutshell, parang dumating lang dun ako sa point in my life na alam mo yun, the love you desire is the love you deserve. Alam mo na kung how you want to be treated, alam mo na how you want a relationship to work, di ba? So, pag minsan hindi mo na-achieve sa relationship yung goals mo, mag-iisip ka na, so, do I stay? Mm-hmm. Do I keep on hoping and praying? Or do I just move on? So, parang ganun po siguro lang yung nangyari dun sa ano. Parang hindi naman sa nag-fall out of love, pero parang siguro may mga priorities lang tayo in life na yung gusto mo lang din siguro na ma-experience, di ba, while you're still living. Tapos kung di mo nakukuha in a relationship, baka it's better to be friends rather than so you're friends. Oh, we're friends. That's good to know. Friends. So sa lahat ng aspeto ng buhay mo ngayon, Mama Loy, masaya ka? Opo. Yun lang talaga, Miss Ikes, kung tatanungin mo ko kung ano nagpapalungkot sa akin ngayon, yung gusto ko lang sana yung sila mami at daddy mas talaga. Mas maraming ano, mas no? Marami panahon. Pang time, mas mahaba pang time, tapos laging healthy, laging happy. But ay, ako, Mama Loy, naniniwala din ako na your memories na gustong i-build sa parents mo, hindi naman always kailangan grand. The mere fact that you're there for them, that they can count on you, and you're there anytime they need you, is more than enough for them to know na mahal na mahal mo sila. Opo. Yun lang yung, parang pag inisip ko ngayon, hindi dahil sa love life ka nalungkot. Parang yun nga yung very recent lang na realization ulit na, grabe no, ang bilis ng oras. Totoo, time is fleeting. Sobra. Nung nakikita ko minsan yung mga family pictures namin na Christmas or ano, sabi ko, grabe no, dito ang bilis pa ni Daddy maglakad. Tsaka tingnan mo naman ikaw, Mama Loy, parang kailan lang ang dami-dami mong gustong pasukin. Pero ngayon, nakita mo na yung niche mo. Ito na yon. Kung ano ka ngayon is malaking factor na kasi kung paano ka bilang anak sa kanila. Kasi sabi nila, pag mabuti kang anak sa mga, kasi ako talaga, all my life, I've been a breadwinner and I don't complain. And I'm happy doing it because I feel that, you know, etong ticket ko sa Panginoon, dahil hindi ako nagdamot kung ano man yung pinaghihirapan ko, siguro yung pamilya ko rin naman is a big factor kung bakit ko nakamit to. So same goes with you. Ay, amen. Diba? Totoo yan. Kaya deserve mo mabless. Dahil mabait ka, Mama Loy, mag-game tayo. Dito magkakasunbukan ang game natin. Doon ako kinakabahan. Ito na, ang last part na natin. Baka mag-enjoy ako sa game kasi may alak. Oo. Ito ang Whisper Challenge. Ay! So pag may hindi ka nasabi ng word na sinabi ko, may consequence sa iinom ka ng shot. Ha? Naku. Baka akala nila nandadaya ako. Isa ayan, lang po talaga. Explain ko ha. Baka kasi sabi ni Mama Loy, feeling niya, ginadaya niya tayo. Ikaw mag-explain, Mama Loy, bakit isa lang kasi? Ayan nga, isa pa yan. Akala ng iba, mahina lang yung pandinig ko. Wala po talaga yung left ear ko. Tapos noon lang nag-apply ako ng PWD, nalaman namin na inborn pala. All these years, akala namin na damage ni Mami yung ear ko. Kaya nung nililinsin ng bata yan, natusok niya. Tapos ng hairpin, di ba?
ng hairpin. Oo, di ba syempre old school, di ba noong mga panahon na 'yon? So hairpin, tapos natusok niya, nasaktan ako ng dugo. Papunta na kami ng hospital, nawala yung sakit. Oh. Sabi ko, ay Jollibee na lang tayo, wala na, hindi na masakit. So nung lumalaki po ako na hindi siya nakakarinig, akala ni Mami siya yung nakadamit. So kaya naiyak siya nung pinilit ako ni Nanay, kumuha ka na ng PWD, sayang yung discount mo. Sabi niya. So sabi ko sa kanya, kuha akong PWD, so nag-test. Tapos yun, nung sinabi ni doktora na, ay Mama Loy, wala pong damage yung eardrum niyo. Most likely po, inborn po siya. Uh-huh. Kasi nung year na pinanganak ako, wala pa po yung law na kailangan may test sa babies. So yun, kaya nung sinabi ko kay Mami, naiyak si Mami kasi, akala ko, ako yung nakaalo. Kasi yung guilt sa kanya na bubog niya yun, parang ganun. Sabi kong ganun, talagang nakakatuwa na, hindi nakakatuwa na may discount ako ha. Pero nakakatuwa na malaman, di ba, na hindi si Mami yung nakadamage ng ear. Kaya, yan. So, hindi alam po na, ako nandadaya. Isa lang po talaga yung kailangan po. Ko. So, first word, gayak. 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 Kailan? Layo! Gayak! Ah, gayak! Ah, kailan? Kailan? Parang kailan? Kailan? Sige, try mo. Gayak. Alika, gusto mo balik tayo? Parang nga, okay. Kailan? Di ba dapat magaling ako magbasa ng labi? Oo! Mali. Kasi ang galing mo magbasa ng mga chismis. O yan. Maganda to habang palasing ka ng palasing. Hindi natin... Yung kinakabahan ako, baka wala akong matama kahit isa. Ubusin mo yan. Second word, itchy. Itchy. Kitchy? Ay, sayang! Ano ba? Oh, itchy. Ah, itchy. Oo, sino si Kitchy? Benedicto ba ito? Parang nga eh. O Nadal? Ko, Nadal ba to? Sorry, Mama Loy. So, parang kailangan pa ng isang bote. Magiinuman po kami. Feeling ko talaga kailangan ng isa pang bote. Oo, di ba? Shot puno. Oh, grabe. Diba si Mama Loy? Ilan ba yan, Miss Ike? Hindi kita papayama masyado. Third word, pusa. Pusa. Pusa? Ah, yay! Ay! May tama ka! Nagduda pa ako, feeling ko blusa eh. Tama, tama. Pusa. Yes! Ay, thank you, Eto, Lord. Eto, sana naman wala kang ganito. Buni. 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 Buni? Yes! Tama, buni. Munti ko na naman sabihin, puri. Buni, buni. Buni? Yay! Yes! O, eto. Ang saya. Kota na ako sa 2. O, shot na ba? Oo. Eto, next word. Clock. 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 Lock? No! Ay, anong ka? Clock. Ah, clock. Oo. Sayang naman, naiwan yung C. Gusto mo yan kapag ano? Naiwan yung C kasi lock eh, di ba? Clock pala. Oo. So, inom ka, Mama Loy. Tinungga na. Sabi ko sa'yo, pinapahirapan pa natin sarili natin. Miss Aiko eh. Ay, shot po no, Mama Loy. Di ba? Yan. Eto. Amin last pan. Word. Last word. Kinakabahan ako. Parang tinatamaan ako eh. Dig. Dig. Ay! Isa pa nga! Dig. Dig. Need? Ah, hindi. Dig. Dig. Teeth? Ah, hindi! Unyum ka na. Ano ba? Dig. Ah, dig. Oo. Anong gusto mong ba? Ano na sa isip mo? Need at saka? Need. Kasi oo. Parang gano'n. Gano'n. Dig. Dig? Oo. Ah, oo. Need yung, parang kasi ni. Oo. Parang pareho rin parang itsura nung need at saka dig. Ako nga, nininervous ako. Baka iba yung masabi mo doon sa dig. Ha? Diba? And tagal pa namang wala na nun. Sabi ko na nga, sabi kung gano'n, baka nga mamali ako. Oo. Ako, gaya ni Josa, sinabi yung T-word. Oo, diba? So ikaw at least very wholesome pa rin. Thank you po. Kaya, ay, hindi pa pala kasi naman shot. Huwag mo akong dayain. Hindi naman bago po. Kita pa. Kala ko lang naman makakalusot. Parang so, naparami yung lagay ko. Diba? Nag-enjoy ka? Woo! Pagay pa! Nalasing. Mama Loy, saan ka namin mapapanood? Any gigs, events, and saan kanina pwedeng i-contact kapag sa mga event styling? Yes po! Sana po patuloy kayo manood. Diba? Parang lasing na ako. Parang ang init, naka-aircon na. So, gusto niyo po, dating na.
Kung ano po, syempre, yung mga ka-updates po natin dyan. Kung di pa po kayo subscriber ng Ojdia Showbiz Update, sana po manood at mag-subscribe po kayo. Tapos meron din pong channel si Mama Loy. Ang Mama Loy YouTube channel po, sana po mag-subscribe naman din po kayo. At syempre, follow nyo rin po yung aking social media accounts po sa Instagram, sa Facebook, at saka po sa TikTok. Mama Loy lang po. Tapos kung gusto nyo pong mag-inquire about our events, you may visit our website at www.lavidaevents.com. Yay! Mama Loy, salamat ha. Thank you, Ms. Ikes. Ang saya. Gusto ko talaga makita ng tao how beautiful of a person you are. Kasi, alam mo, kahit pinapanood kita, nakikita ko talaga sa Showbiz Update na kahit nagbabalita ka ng chismis, innate ang pagiging mabait mo eh. Ay, nakikita yun po sa aura at sa the way you speak words at sa inyong tatlo nga, ikaw nga ang laging taga-correct lang sa kanila, di ba? Kaya natutuwa ako sa lahat ng blessings na ito because you deserve it dahil mabuti kang anak. Thank you po. Sana marami pang maging katulad mo na maging mabuti. Wala po akong pinariringan. Wala akong show. Kulo naman! Diba? Na maging mabuting anak. Thank kahit anuman layo o laki ng narating mo, huwag magbabago bilang anak sa magulang. Yes, thank you po. Kasi anak ka ngayon, pero in the future, ikaw naman yung magulang or tito, tita. Kaya gusto mo rin siguro na yung magiging anak mo or pamangkin mo, eh, ganun din yung magiging trato sa'yo, diba? Amen. Ladies and gentlemen, Mama Loy, God bless thank you. Thank you so much, Miss Thank you. Yung nahulog ako. Ang init niya na! Ang init ka na!